everyone! Welcome to Karen Found, episode 9. And for today's episode, what I'll be featuring or what I found is, I found out actually na 1 year na pala ako naka-braces. So I'm on my way to the dentist to have my braces adjusted. And then later on, we'll see kung meron din akong may interview from the clinic. So in this episode, I wish to share tips on how you can adjust wearing braces and yung iba pa mga discoveries ko. So let's see what else you can learn from me. Nakarating na ako sa clinic, so I just have to go upstairs and of course I have to wear a face shield. Hi, Doc! How are you? Hello! So, Doc, Charlene, pagkatapos po ng adjustment natin, ano po sa tingin niyo yung mga parang misconceptions that you can explain about putting braces on? Kasi madalas, akala ng mga tao, yung pag-braces, ano siya, pang-forma lang, which is napaka hindi pwede yun. Kasi kailangan may monthly adjustment ka. Dapat may mga sukat-sukat yan sa ngipin na dapat kung anong ngipin mo, dapat dun tayo. Tapos dapat monthly. Hindi siya pwedeng na babalik ka ilang months. Malaking bagay yun. Kaya dapat hindi pang forma ang braces. Eh, Doc, di ba awkward kapag matanda ka na naka-braces ka pa rin? Depende rin. Kasi may mga cases din naman na kailangan may braces ka na medyo matagal. Pero dahil lagi kang magpapa-adjust monthly, so ibig sabihin, hindi ka naaabot sa sobrang tagal na naka-braces. Which is ang duration lang natin is 1.5 to 2 years. Na dapat monthly ka pumunta. Ano pong mangyayari kasi like I know people who have been wearing their braces for years. Anong possible na mangyayari sa kanila? Pwede siyang pag mga ganyan, pwede siyang umuga-uga yung mga ngipin nila. Bukod sa hindi siya na-adjust, masobrahan siya ng nandyan lang siya. Pwede maging mobile yung mga ngipin nila. Tsaka magiging, ay matatanggal na siya kasi di ba umuga na. Hindi na magiging healthy, pati ang surrounding tissue niya. I see. Okay. Ano pa po yung ibang mga ano, mga masasabi niyo tungkol sa pagpapabrace? Parang if one would like to have braces soon, ano po yung mga dapat i-prepare nila? Siguro po top 3 lang. Siguraduhin nila na seryoso silang magpapa-adjust monthly, na hindi lang siya pang-forma. Na pangalawa, dapat maging malinis sila sa bibig nila, mag-toothbrush sila lagi, tsaka mag-floss. Kasi mas prone sa dumi ang mga may braces. Pangatlo, basta maging responsable ka. Kailangan responsable ka sa pagkatao mo, responsable ka din sa ngipin mo. Sige, so thank you, Doc! Ayan, tapos na yung adjustment and I'm just waiting here at the parking lot kasi may ginawa yung husband ko. So dito na natin itutuloy yung video para maganda yung lighting, okay, natural. As if naman mas ikakaganda ko siya. But at least mas tipid sa ilaw. Pero anyway, my topic is still about the braces. So if you notice, kanina yung braces ko, iba yung kulay ng rubber and this time iba na naman ngayon. And mind you, iba rin klaseng rubber yung ginamit din for this adjustment. So there are 2 types of rubber that are put kapag ina-adjust yung mga braces. So the one I had earlier, hindi siya continuous. So may imagine nyo na maliliit na bilog-bilog lang siyang magkakahiwalay. This one, the rubber I have right now is called a continuous rubber. And imagine nyo siya na mga maliliit na bilog na rubber din na magkakadugtong-dugtong. Kaya nga continuous. Compared to the rubber that I had before the adjustment, ito, mas malakas yung tension na you will feel in your mouth, between your teeth, kasi yun talaga yung purpose niya. And I think ito talaga yung type of rubber that's needed, especially na naka 1 year na akong naka-braces. There'd also be times, depende sa, of course, assessment ng doctor, when the separated rubbers have to be put or yung continuous rubber. Also, pag nagpapa-adjust ng braces, usually it doesn't take a long time.
depende again din sa procedure, pero ako naman in my case, since sa taas lang yung braces ko, mabilis lang siya. It usually takes mga around 10 to 15 minutes. Kasi what they do is they just simply replace the rubber, and sometimes they also replace the wire. And if you also lose some brackets, the brackets would also be replaced. Okay, so that's how the adjustment works. When it comes to maintaining and the things that you can expect pag nagka-braces kayo, una sa lahat, of course, since yung braces, this is something new and you're not used to it yet, I expect that there would still be transition. So, say for example, mga 1 month siguro, you can expect na either mahirap kumain, mahirap magsalita, kaya yung mga parang... parang mga pandoloko tungkol sa mga may braces na maarte sila magsalita, that really happens kasi nga your mouth is still adjusting. You can also expect na there'd be times siguro na magkakaroon ka ng mga singaw, and that's because yung mga wall ng gums mo, yun yung tumatama sa braces or sa brackets. Pero eventually, after the transition stage, mas okay nang magsalita, mas okay na rin yung kumain. So, ganun lang talaga. Kasi nag-a-adjust yung bibig natin dun sa change. Pati yung bibig, nag-a-adjust sa change. Also, there are some things that you can buy para at least mas maayos mo yung paglilinis ng braces. At saka para ma-prevent mo yung mga mouth sore. So, there's what you call the wax that you can put on your braces. Especially if there's a part wherein na nagta-touch or nag-rub talaga siya sa wall ng cheek mo. And that could lead to, you know, magkakasugat ka sa loob ng bibig mo. So, pwede mong lagyan ng wax. I'm not so sure lang kung, say for example, nalunok mo yung wax, safe ba siya? Pero I haven't tried it kasi though I have a set of wax, just in case I'd be needing it. Pero so far, with my 1 year na naka-braces, hindi ko pa naman ginagamit yung mga wax. Second, there are small brushes that you can buy so that you can clean further yung mga in-betweens na mga braces mo. Also, one thing, kapag naka-continuous ka na rubber, it's really important that when you are scheduled to go back to the dentist, dapat bumabalik ka talaga based on the schedule kasi meron daw risk na magkasungki-sungki yung ngipin mo. So, in Karen Found, for this episode specifically, gusto ko dagdag yung segment na fake and fact. Okay, so fake and facts about fake, what's fake and what are the facts when you have braces on. So una sa lahat, yung sinasabi nila na mahal magpa-braces. Yes, that's a fact. Pero it can be also manageable naman. So in my case, since sa taas lang yung pinalagyan ko ng braces, it cost me around... or ang range na binigay sa akin is around 20 to 30,000 just for the front teeth or upper teeth. Pero manageable naman dahil say for example, you're really investing on how you will improve yung teeth mo, then I think it's worth the investment. Also, clinics offer flexible payment arrangement. Like in my case, I just paid down payment. I wasn't expected to pay for the whole amount. So medyo manageable siya sa akin. After making the payment, every month, every visit, I also pay, okay? Or after paying for the down payment, I also pay for the monthly installment. So that's how it works. Second, fake or fact. Pagpapakyut lang ang pagpapalagay or paglagay ng braces. Katulad nga ng sinabi ni Doc, it depends. Pero I'd like to say that it's fake. Kasi una sa lahat, you have to think of the money that you will be paying para magpalagay ng braces. So kung magpapakyut ka lang, then mayamang kang nagpapakyut kung gusto mo lang malagay ng braces for no reason. And I don't think a dentist would recommend that you have to put braces on kung wala namang minamanage or ini-improve sa ngipin mo. Okay? In my case, my purpose why I'd like to put braces on kahit na may edad na ako and baka feeling na ng iba na awkward na magpalagay ng braces is talaga, I'd like to improve yung itsura ng ngipin ko, especially that, as what I said, merong mga gaps in between yung ngipin ko. Okay? So,
putting braces on just for the sake of making you look cool or pa-cute, that's a fake news, okay? And for this episode, I'd like to thank my dentist, Dr. Lynn. Thank you so much for allowing me to interview you. We have to do a sequel pag tinanggal mo na tong mga braces. And my husband, who's driving right now. So yun yung mga bagay na na-experience ko because of wearing braces. And I hope you got a thing or two from the video. So that's it. And the usual, please like, subscribe, and share this video. Till our next episode of Karen Found. Bye-bye!